ang Turkey at Kapampangan, they are in Kapampangan. Kilala na nila individually, not as Filipinos, not as Kapampangans abroad. They have a distinct identity, particularly like linguists and anthropologists. Hindi na naman Kapampangan ng Pilip sa salikot kaya ang umbrella term ng Filipino. Kaya pag Pilip tayo sa salikot ng identity namin, I think it's about time. Kung global na niya eh. Yung idea na ng globalization, medyo alilang tayo. It's not what we can get from the world. Pero kung nang na-offer tayo ng Pilip, at yung na-offer tayo ng ating kaya tayo ng pangakapampangan, kaya tayo ng identity, kaya tayo ng language, kaya tayo ng culture, kaya tayo ng history, interested na rin tayo magina kasi kapag Pilipino sa pabasa niya na rin kapapangan na nanan na rin sure rin na ano na salita rin. Meron mo naman na setback yung pamanigaral ng language na dahil Japanese sila mag-express kanina. Tapos ang Japanese linguists kaya kung isang nagpanigaral ng kapapangan kaya pa pinatras lang. Complicated yung maling language na. Kaya meron po nagawa ng textbook kaya basta-basta. Kung ano naman yung tamo ng textbook. Kailangan ka talagang mag-aaral ito ng linguistics. Okay, pag-aagawa ng text. Kaya kamalyari ko nga mong English grammar book, translate na yung Kapampangan, and then Kapampangan text book na yun. That's not possible. Paya-paya mo. Kung isang tara na yun, inamanong SÍSUAN. Nanong kailangan ang kabalo ng Kapampangan kayo sa video ng Amanong. So, pagit nga mo yung format ng kanatang lecture ngayon, may itong makakuya the introduction. Okay, but yung issue parati, yung Kapampangan language siya o dialect siya, itagil tayo kayo. In fact, yung Europe, kalian nakatamo. At kano issue yung parin kaya katamo. Kapampangan is obviously a language. Pero we need to convince na Kapampangan sa it's a language. And then, kailangan tayo nyo. I did my best to simplify things, terms, important things na dapat ang nabalo kita Kapampangan in linguistics. But ikatamo mo naman na yun na yung pagmarigulig language sa mo. Yung parang explain them bagay-bagay yung language sa mo. As simple as we can, pero as scholarly as we can. And then of course, yung final na ninit, ang Kapampangan language issue. Ang question nung pamamatay abin ng Kapampangan o yun. Takal manual na pamamatay ng Kapampangan. So parang rin ang fantasy ka, alarmist nila. Pero itagal tayo ng pamamatay. So, let's look at the introduction. I am in Southeast Asia. I am in Filipinas. Okay, but according to ethnologue, the Philippine Islands is home to about 175 indigenous and linguistic groups or pangsa. Each pangsa has its own language and culture. So, yung nasa tamo pangsa Kapampangan or the Kapampangan Nation is the seventh largest ethnic group in the Philippines. Numbering less than 2 million in a total population. 105 million tana pa lang yan. And in number na rin Kapampangan continue to build them despite the fact na darapal na rin Pilipino. So, pero the meantime, kita pa rin yung 7th largest ethnic group in Pilipino. And then, this is a 1649 document. Magsulat ka rin, no? Yung Kapampangan. Patikit ang kopya ng Real Cedula ng 1649. Yung sasabihan na yung Kapampangan gained autonomy in 1649. And then Kapampangan were exempted from paying the king taxes. So before 1649, like every other parts of the colony, garrison tamo by the Spaniards. But in 1649, the Spanish garrisons were pulled out, they meet agad ng Kastila ng Pampanga, yung governor na ni province sa foreign parish priest. And the Kapampangans were allowed to garrison themselves. Yeah? So may reinstate lang kaya ng army and pong navy, and then the leaders na kung ilang umilok ng pasibayo, yung karelang posisyon. Uli ng sinopan natin ng Spanish win against the Dutch in 1646. So from 1649, all Kapampangan natives are exempted from paying tribute to the Spanish king for all eternity. So ito yung reason na importante lang yung katapon ng pinido kong family trees before the coming of the Americans. Kasi apas may itang exemption mo ka rin descendants mo. Kailangan i-prove mo king Spanish government na Kapampangan ka, rendering ancestors mo, at dapat yung mamayad tax. Yan datang lang ng Amerikano, Katoliente. Dito lang lang pwede rin yung family tree, so no one makes them.
So there are a few existing family trees na apolet ng Luther Parker, pero after that, tabalo nang nangyayari ka ng family trees na no one get them in. At saka, that's the reason mo naman depilido ng element change at itapilido for a long time. Like, alam ang Pilipino, they had to change them in 1846, Flaverio. Pero may kapampangan were accepted from changing their surnames, but alam problema kita ng exemption na yung. And then, when Kapampangan were treated as honorary Spaniards, and their nobility became part of the Spanish Hidalguía, by the lower aristocracy, and they were addressed as Don and Doña. Kanita rin ang asadan Don and Doña ang natives Kapampangan namin. And then, they were admitted in exclusive Spanish universities as early as 1640. Yeah? And they became part of the colonial administration. Kapilang lamang may admit ng aliwang Indio, karang universities pa rin Spain, yung during the time of the governorship of De La Torre, yeah? Yung liberal government. So, karang lang umilog din aliwang Indio in the universities, pero before that, 200 years before that, Kapampangan rin makauna. So, if Father Casimiro Diaz was known to be anti-Indio, pero inisinulat na, one Castilian plus three Kapampangan equals four Castilian. At din yung downside itong kinatamong autonomy, ang privilege, we have to supply the Spanish colonial government with soldiers. So, in composition ng itong Spanish colonial army was always this, three Kapampangans, one Castilian. In Spanish, favor became curse kasi we were the largest population yung Kapampangan in 1583, and then we became the smallest, one of the smallest, seventh largest nanayan. Before we were the largest. Ang indong Kapampangan, may Kapampangan mong land, as we call it. Sadyo-sadyo, yung mabilo sa Central Luzon was the province of Pampanga. Ang Gawaking Baler was part of the province of Pampanga, and then it was subdivided for colonial administration. It was the first colonial province created after the Spanish conquest of the Kingdom of Luzon. So, naning Kingdom of Luzon, so it was the richest population in tropical region. So, this is a 17th century Chinese map, Yapiting Intramuros at Yapiting Luzon. So, in Luzon kaya Yapiting Pampanga. Sinulat na rin Chinese, Japanese, at mga Portuguese na kinamper na rin Spain. Kasi after the conquest of Luzon, King Pampanga became the first province ever created. So, and then the island of Luzon was named after the Kingdom of Luzon. So, this is not in our Philippine history textbooks because Philippine history is basically the history of the Tagalog people. So, nung mag-umpisa lang yung history na rin Kapampangan, lubog lang rin Tagalog yung history, ulit maging Laputo, ulit punong Kapampangan lang na keeping up kanina. During, especially during the early part of the Spanish era and during the Spanish era. Then Tagalog came into significance in the late Spanish era and po ang 20th century. So, in Kapampangan is a language, is an Austronesian language, eh? Spoken na yung Kapampangan, may tapos ng Kapampangan, naging Austra kanini is AMÁNUNG, SÍSUAN. And so, the language suffered from the mother's breast. Itang sinuso mo kang imam. Diba ito yung tang sarili ng sulat, as you can see, na nagkagalap kayo. Ayaw po promote me naman, may nagkagalap kayo. Diba, in issue ngayon yung Kapampangan, itang in language Samo is written basically into two opposing camps. Kapo lang issue, pero rin ang Kapampangan writers at ilang issue. So, itang mumunang kampo, itang 400-year-old Spanish-based sulat makulod o simply C and Q. Yung gagamit C and Q. And then, yung 100-year-old sulat guawa o rin ang gagamit K. Na ginamit yung katipunan and then balabalawas na. So, kapo eh, yung issue kasi ati naman tuloy na. So, may pati ako, kaya nanggat ko rin si CAQ ka, A ka, kulitan na ako. Unfortunately, darapang lang yung piyasa sa bulan ko rin. So, end of the great introduction, tuloy ko na. Yung important question is Kapampangan language ko na dahil.
So, in 1649, arte y vocabulario de la lengua pampanga de la mente, sinulat na pa rin lengua pampanga. Getting 1729 arte ng Berganyo, sinulat na rin lengua pampanga. Get ang dictionary ng Berganyo 1732, sinulat na rin lengua pampanga. So, parang Spanish, in Kapampangan is a language, it's a lengua. Edward Merriam-Webster, in definition na ito, in Kapampangan or Pampangan na siya they define it as a Austronesian language of the Pampangan language na karel. And then, nano yung Austronesian? Mayo tayo pala pala. Tingalwa pala ta Australian niya. Austronesia is not a country. In Austronesian languages were almost once known as the Malayo Polynesian language. So Austronesia is Austro, meaning South Asia is islands, so in Southern Islands. So according to Encyclopedia Britannica, Yapi means Cook, meaning Austronesia. As far north as Taiwan, as far west as Madagascar, as far east as the Easter Island, and as far south as New Zealand. The natives na rin tawagin, but the natives na rin tawagin Taiwan, speak the same language, speak the same related language as we do. Almost have the same behavior, almost have the same character. So, yun sa ito dito po yung karakter. So, in Kapampangan, ito yung Austronesian language. Part of the community in language family. So, about according to ethnologue, Pampangan is a language of the Philippines. By the way, ethnologue, meron yung website ng nandeng languages around the world to maintain their linguistic. So, every time mag-document ng language, mag-study ng language, or maka-discover ng bayong language, or atin pati bayong language, i-post na yung ethnologue, and then sabi ko ay karina findings. So, according to them, language change. So, so again, ethnologue under Philippines. According to them, languages not any kind of Filipinas. There are 187 in total, and then of the living indigenous language, 175. So, how about the language? They are mostly linguists, or scholars, so sabi yung the language. Pero ikat na ang ordinary tao, makadalang tayo ng German. The language of the Kapampangan in dialect, kasi we need more convincing. So, kanita tayong difference between a language and dialect, kanita tayong mutual intelligibility. Itong mikaintindi lang, itang criteria ni pamikaintindi. So, for instance, ating speaker A, ibayo, ating ko sarili yung variety pamangalita. Speaker B, ating ko sarili yung variety pamangalita. Pero may kaitindi kayo. For example, you're speaking the same language, different dialect. So, alimbawa, in Batanggenyo, atin niyang Pukto, atin niyang alimong style pa kanyalita ng Tagalog, and yet, ang Tagalog din Bulacan o Manila, ay Pidyan din. For example, they're speaking one and the same language. Metong, pagbalot ang Tagalog din TV, pero may kahit hindi lang. Kaya Kapampangan mo naman natin ng dialects. For instance, yung Tagalapas, nararoon ka, hanggang yan ba? Kaya aliwayan to, no? Pero yung kahit hindi dyan mo na yan, ha? Kaya sabi yan, aliwayan sa iba Manilita, pero may kahit hindi kayo, meron kayong language, pero different dialects. Kaya naman nalaman tayo. Pero at the same time, a differentiate main language ng dialect, again, using the criteria of mutual intelligibility, so, for instance, speaker A speaks one variety. Nakikita na po kami yung yan. Okay, but speaker B, ang inaputa na pinipa. They do not understand each other. That means, one of them, each of them is speaking a different language. So, in Kapampangan is a different language from Tagalog. Clearly, kung hindi nga lang ikaintindi. Ilocano is a different language and Cebuano is a different language.
Unfortunately, the Philippine government doesn't want people to realize that. Kasi, no, if you speak one language, that means you're different nation. Getting political definition and nation is a group of people having their own language and culture, different from the rest. But the Philippine government wants to project the idea of one Philippine nation. So, ano ang gagawa, no? Maybe yung itong language kaya nagawa ng national, yung pinormote ng language sa nanday Pilipino, at the languages na pag-exist po po ang try. Through education and the media. So, iling milyari ki katamong minwala na mo na yung Kapampangan is a dialect. Dialect of what? Filipino. Okay, kami ka na yung hindi kaya ng Pilipinas if we belong to one language and ikatamong dialect. So, the Philippine government cannot explain that. That's why they created the Umuna National Language Institute and then Institute of National Languages at ngayon yung Commission ng Wikang Filipino. Eh, to convince Filipinos that, Filipino is the language and we're all dialects. But anyway, kapatid yung dialects ng Kapampangan. Nung akalit niya yung kini yung dapat yung pinatubo, kaya kata yung Pasig Potrero, kaya ba doon pala kini yung Kapanda ba yun, kaya niya pa yung Manila, panahog yung akin. Kaya niya pa doon yung Manila, lalatang yun. So yun yung pinakinggan na, actually pinakinggan na ba si Kupa niya ng tulungan, yun. So Pampanga yun, i-divide din Pampanga into different regions, siya ka ni Bundo Kalaya, para na yun. Bundo Kalaya yun. So, ingawas daw tayo ng direction papunta ni Bundo Kalaya para lalo. At palaw kayo para ba. And then, pangulo ng source ng river, kaya paging mauli, nung nukar nila umuli ng river papunta kay Dayang Malat, and then, yung pinak-region na ni Kandawa. So, natural, different environment creates different flora and fauna. And, may alwara terms, karena. Yeah. So, karena paano, atin ang sariling salita ng may mga bagay, kaya pati may mga lugar at ang salita ng may mga bagay, na inabalo ni at ikayoyo balo ng karela. Yeah. For instance, yung masampul na kalabalo may alawang klase, nasan na ikatago may babalo? Yeah. Yung Candaba o San Luis na kalabalo may alawang klase, hindi po ang Pongguli, ang Pongkarama na ikatago may babalo. Ang mga tao. Pwede tayo lang sa Kapampangan, natural at yung upland variety, at yung lowland variety. So, yung upland, ding lang nata mo, nino ka lalo na kaya kayo na yung equivalent ng ding lang. Kaya lang, kaya lang ng karela. Kaya kay Gonzalangi ko po, at ang yung upland, karela, ang sabiang na mampit ko po. Yung malaos ko po is sa Kapampangan translation at Tagalog tuloy po kayo. Kaya pinahigin ko po. Malawas ko ang puno ko eh. Alam mo na kung ito ang malawas. So, mag-tua na kaya ng upland, pagdating magtasagol, mapapal. So, kung nakita ang minabak na ka, kaya kasi researchers pa na ka rin eh. Mag-research lang masantol. Kaya ba't nandala, ba't ang alas 10? Minabak ang opuwa na. Opuwa na, kasi balada kaya ni balada musal. Kaya ulit nag-upland lang yung mag-research masantol. Karela pala lang siya yung minabak. Kaya yung mabak. So, yung sinabi ng opo, ay ano, hanggang mong mabak. Ganon na po. Kaya pati lang dahil ka rin. Kanila ang musalihing mabak. At yung taga-kandaba niya. Familiar po ako ng words na kandaba. For instance, yung talurang. Pari yung talurang. Guess. Nani talurang. Then someone guess. Eran. Sumbu. That's a wrong guess. So, kaya naging kandaba, patayan mo yung sumbu. Sulubu. Kaya ganito ang maruka. Yung kandaba. Matsura. Karuka na. Kaya balangkari. Balangkari happy ni Kobong-Kobong kaya natin, kung baloy ako rin Kobong. Ano baloy rin Kobong-Kobong pangkanan nyo ako? No, may likabok king Gabon king Mulayo, kaya natin tabla ko pali susuli ako na niya, makulkuli ako na niya.
Kaya ito, tingkobong-kobong yung lalap, parang bagay panas. Sa parang, ano yan, nakikwanta. Sa nagtado na. Kobong-kobong, ano niya, ganito yung 90 kobong-kobong. Walang gano'ng kobong-kobong, pagalungan mo ka pa rin eh. Kung nakakambok pa kanya, ito, kobong-kobong-kobong. May alumbal niya, tapin mo kami ka. Tapali ng bok. Kobong-kobong. Ang layon, in English. Google niya. So, king kanda ko palang kari ka. Anyway, ikatanong mo ata kung masamting na aliwaing malagu kaya katami malagu, applicable yung aking babae. King kanda ba, applicable yung malagu king ega na gana. Kalagunin t-shirt mo, kalagunin bag mo. Yung misan man, agad lang ng dilo king lapakya man eh. Agad tao man dilo king lapak. Bakit ako? Malagu ka rin na. Laksa, takal man dilo kalagu. Ayun mo rin nasabihan, masamting man dilo ka rin. So, ayun nga. So, observe ako this standard for a long time. Ngayon, kapapangan standard. And then, itanda ba lang. Nung marok niya kaya katamu, marawak niya ka rin. Nung manong niya kaya katamu, manawak niya ka rin. Alben niya kaya ni, albayan niya kaya ka. Pero, nung kita niya kaya ni, kaya pa niya ka rin. May ka problema kung kaya ni word kaya pa niya. Kasi, may garol ko Cebu. Kani ko may colleagues. King Cebu, in kaya ni sa Bagor. Sexual intercourse in Cebu, kaya ang karat, ang kapapan, kaya din Cebu. So, yung mag-research ko pandaba, every time mumuli ko from Cebu, ay kandaba yung research field ko at that time, ating kong guide ang anak. Yeah. So, malibat kaya boss, kung tayo yung king, so, at yung kandaba, estudyante yung Manila, Cebu. Malibat kaya boss, kung tayo yung sumangit na baryo, yung gulap. Pila ng daming baryo na ito, kapuntangan ang karakalaso. Wild lang aso, nakalat-kalat naging dala. So itanggay ko nga lang kung tayo ng gulot ko. Eh baka, hindi na nung katatakot ka rin aso ha. Tiki ba na ako? Koy, yan ka po nga rin yan kayang aso ha. Ba't nasibuhan kita ha? Tapos kusanin na nakaintay ha. Hindi ka pahalipo ka, bakit ako? Yan yung aring kandapat, kaya tanyo aring aso ha. Aling ko ay, di kaso yung nanayat niya kami. Kaya, eh kaya pala may kahit yun, pareho kayo kapampangan. Yan na, kasi first time kaya dito yung word na kayat. Kaya kaya pala yung kaya, kaya na. Kaya kaya kaya. Ah, masantol. At tinanong na sariling lexicon. So, value niya siguro yung salusat. Natampana sa maluto. Kaya ba, entura. Murit. Kaya lang ito lang. Siya ako nang matuwang ito lang. Buta lagi. Kaya pwedeng lupisa. Buta lagi. Okay, but king bataan natin mo rin kapampangan, lalo na bandang mabatang ang pong kalagiman. Mabatang kiniyang abukay, kalagiman kiniyang samal. Okay, but karela, mabiyala pa rin final diphthongs. Aala na king kapampangan. So, in galaw karela, galaw niya pa rin. Ing babo karela, babaw yan pa rin. Kaya ba't ing balaya karela, balaya pa rin. Kung ikuha mo nga, linog yung balay, ano, kaya, ano kamunta, galaw ko sabi, galaw karela, o brane man pala. Ano kamunta, galaw ko sabi. So, karela, baka niya yung kapampangan daw. King phonology naman, hati mo, ang buka munta, baka na naman sa peking kapas. At baka na rin sabihan naman, kiksaswan. So, King Kapas, at yung taga-kapas ka ngayon. King Kapas, potang sabihan din mo kamunta, ano? Ito kamunta, kaya nga ka, tumpuan pa ka. Yung galing, saswan naman, ito kamunta. Ito kamunta. So, even though may tuktang language, depende na nung ang region kaya di Kapampangan, atin lang sarili ng accent o bundok, atin lang sarili ng gege. So yung gege ng Kapas, kanyang bundok, Aluwaya. Yung gege na rin sa Suman, kanyang malapit dagat, Aluwaya naman. Ready pala pagit ko, elements na rin metro language. The language must have its own syntax. Well, basic na yan. Dapat natin niya sarili ng syntax o sentence structure. Dapat natin yung sarili ng morphology o word formation. Kaya dapat natin yung sarili ng phonology o sound system.
ay magdapat na din yung sarili ng lexicon and semantics. Nung galing nga pa tarini, different lo, from one, from another speech pattern, kung rin sabihan, different language yan. Pero nung one or two kung elements ka rin, manaliwa, kung rin sabihan, dialect niya nung same language. Pero in syntax, is always constant. In syntax, yung pala mo, skeleton ng meron na language. So, ay yung manaliwa yung syntax. Each language has its own syntax. Pero easy way to determine na aliwa yung language kung yung meron is to first observe the lexicon. Easy ang dilin yan. For instance, Kapampangan, meron. King ay tangi, hay. Eh? Agwa, luwa. Eh, tagyo, langan. Anya'y langan mo. Eba, anak. Uy mo, kulaw yung pala yun. Sorry. Uy mo kya. Yung kulaw, for example, yung kulaw, machin. One po kang pakilala doon yung anak doon. Ito sasabihin ang anak doon. Ay, yung machin ko. Matay, may po nang, eh, may pag-interesan. May pagdita, kukurat, maragul, malhay, malago, makampat, at mundo, bukil. Makampat yung katana ko, masampat yung talikot ko. So, language contact is inevitable due to human mobility. Yan ang static na tao, ikimutle, bibibutle. So, naturaling, long-term language contact, natural na mutual bowel in college language. Pero yung word yan is mutual. Yeah? So, word borrowing should enrich the lexicon of both languages instead of replacing the other. For instance, sa Tripia, paano yung ing tunggali? Kapampangan word yan. The thinking word of tunggal. Ang taradaman tayo para tinigin ng bulaga, ang pagtutunggali ng dalawang pagkatan ay namamalyari tayo. Kasi tunggali is a duel. It's a confrontation of one against one. One against one and not two against one. Or two against two. Na? Kasi ba't niya piging word at tunggal? Which is a kapampangan word. Any, eto niya taradaman yung tunggali ng kapampangan. Taradaman tayo ng Tagalog. Pero it's a kapampangan word. In that day, limbong niya magyagatan. Identify the Tagalog loanwords in the following Kapampangan sentences and replace them with the native Kapampangan word. Kapilan mo kong sagutan. Naling niya Kapampangan kaya at naling equivalent na dapat. Sagutan. Okay. Nano niya dapat? Alayang pakyalam king maliliyari ka rela. O sige, nato yun lang. Masabang. Oo, hindi tatlo yung sinabing masabal. O yun, masabal. Paano mo liyak po? Kila pang masabal. This one, hindi pa yung masabal. Regalo ba, may lilo na niya balo. Ayalalat yung bigla yung map. Ayalalat. Oo, nato yun lang. Hada na. Paano mo liyak po? Kailan mo makatakot po? Ay, kaya naman. It's not there yung nabi ka na ka. Tingnan naman na yung palo. Pero kaya itong masabal, takalo kaya rin yung palo. I mean, gawin mo yung ulit, itang giyawa ko nandiyo. Ulit? Oh, yay, na yung pasibayo. So, gawin mo yung pasibayo. Sabi yung nakamong muli kaya pa. Sabi, okay, nandiyo na ba? Okay. Okay. Nanong daylan o magkakaroon yun eh? Nalirapan. Okay. Okay. May baha na naman King San Fernando dahil bumura. May baha akong? Okay. Nanong lalapan? Ay, bumura. Okay, neto ba? Pag-upit mo na yung buko mo. Pag-upit. Nali na ba? Ano ba ito dito? Tingnan na niya, balo? Kapilan kami pakanap. Okay, may... Balo ba ito? Hindi na, puro nang ipakanap. Hindi pakanap, may pakanap. May material, yung tap. Nanay na ba? Hindi po. Ako ba? Ano yan po?
Kailan na parang kaibaluan hindi. Nung kayo manyalupa lang ang Diyos. Nung kayo manyalupa lang ang Diyos. Last time sinapak yung lindol yung Facebook eh. Nanong day lang po, kaya kapagupit. Pinupusip po ako ako. Pahili kayo. So, balo yun natin kayo gusto. So, in question is, does word borrowing usually occur between Kapampangan and Tagalog today? Or is it one-sided? Do they enrich each other's lexicon? In Tagalog, may enrich like in Kapampangan? Or is simply one replacing the other? In Kapampangan, is it being enriched by Tagalog? Or are their words being replaced? There's a difference between enrichment and replacement. In enrichment, parating yung pipapatihan niya. In enrichment, okay, mayroon tagandang words from another language. Ibo, ito words. Ang gagamitan niya. Pero balo mo pa rin din ang sarili mo words. Then, ang gagamitan. Ati mo, in working Kapampangan, ano yung lalit? Amano is word and language, pero din pang word mo naman. For word. Kataya. Which is kataga in Tagalog. Kataya. So, may enrich ka nung balo may kataya, balo may kamano, at balo may word, etc. etc. Balo may nagamitan may daylan, okay, nung balo may kuling, ako pang sangka, ako pang ano. Pero, ito po niya may tutuhin eh, kaya kaya yun eh. Hey, yung photoshop yan. Tutuhin na. So, lexical borrowing from a dominant language can only mean enrichment if they add new vocabularies for new concepts. It would mean endangerment if they are replacing the existing vocabulary. So, it would seem that lexical borrowing currently flows only in one direction, from the dominant language, national language, Filipino or Tagalog, to a socially, politically marginalized regional dialect, Kapampangan. So, meron yung example. Yeah. Kasi tamang lexical attrition. Lexical attrition, potang Tagalog words or another dominant language are replacing the native lexicon for all of this. Ayan. Instead of aganaka, sabihan mo ayalala. Instead of tuntun, batok, brother. Instead of dabo, buaya, ano. Instead na samtang daylan, instead na urut, gupit, instead na liyo, maliliyo, ilo, ngayilo, ngayilo po na. Instead na kasalungsungan, sabihan na kasalukuyan. Instead na may bungsul, may nate, instead na alimpuyo, nunal. Instead na pambok, muso, pigabakabaling muso na. Instead na agdanagdan, sabi-sabi. Balo ko yung sabi-sabi, nakotang drawing, ay nanaw, mamolor ka mo dyan, dudwa niya lang kaya. Eh, ba't instead na sa gusto niya yan? Instead na balabalaos, tuloy-tuloy. Okay, tuloy yung pota. Instead na balabalaos yung pota. Ang labos yung pota. So, alam niyo hindi. So, kung sabi yan, kaya kayo, kaya ko ang bastos yung bulbul. Kaya uling originally, yung word ng bulbul, na bastos ka rin kumakaan. Eh, kasi buli na sa kanil bulbul na. Eh, bulbul yan eh. Kaya bulbul manok. Ayan, ang bukong bulbul aso. Ayan, bulbul pusa. So, yung pasputos kaya katang mo. And because of Tagalog influence, darawal na rin Kapampangan, eh, na rin darawal ng bulbul o abulasa mo yung bulbul. Yung semantic shift. Kasi yung Tagalog yung bulbul, yung bikiriyan mo. So, kaya singit kaya ni, alayo kaya ni, alayo member kaya ni. In deathhead, so, si Deped, required lang MTV, MLing yan, yun eh, ang mother tongue, Kesyo Ketal, yun eh. So, yung gagawan daw, instead na mag-research lang rin bali, parang existing folktales, kinunwal, may nakit lang folktales sa alipo ng Dean Kanzler in 1926. Tinipo na may folktales ka rin na Kapampangan, sinulat ng English. At ang sudyante ng Luther Park, yun eh.
Gini, hindi na ako natatranslate ng Kapampangan de Pangisula ng English. Instead, nang pagpunta doon pa rin, ang Bigibalo ka rin, no? At Papuerto doon ka rin, no? Translate doon lang. Ano yung kinas natin niya ng Mento ka legend? Kung bakit may tuwing niya bulbul na wak? Kahit, may tuwing yung story na nakirag lang kung yung mag-alam. O may ging lang black, then feathers na rin, oh. O may tuwing niya bulbul na wak. Pwede po rin translate the teacher itang bulbul. Pwede po rin gamit ng word bulbul kasi ganun bastos niya. So, kasing sinabi na, pakpak na no, may tuwing niya pakpak. O di kasi na pakpak na yung ito. Pero maputi yan yan. Yan, may balag ko. So, Tagalog words na, or confusing. Yes. Limbawa, nandiyan niya pa kakaway Pedro, nandito ang meron, nakatawa ng kakaway, from Tagalog kaway. Kaya pating meron, inedit dyan na nanuya kakaway Pedro. O siyempre, ito naging bando ng kasantul, maranong na. Kauwi, may inis, yun niya gano. Kaya ba, may inis siya lo kay Pedro, ha, nabalik sa meron, may pilo niya. Kasi ang klarutang na yung meron, ha, anali, may inis, kinlo pa ng Pedro. So it's spreading the future now. Ayan, how do Kapampangan say because? So this happened, kaya na, to familiarity, Professor kita, no? Itang linguist pinamag-aral na Kapampangan. Hintayin yung 2012, yung September, kaya ba't ginawa yung random survey. Karay 100 students sa age 18 to 20, Kimolian Angel, sinabi niya, walang tawag ko niya. Kulit, sinabi ko niya, Kimolian Angel University. Okay, but right ang sentences sa pepasulat na, ang lulwal parati dahil ang mong kahit. Okay, but ito niya balo yung uling ng mong kahit. Ay, matawag ka rin lang yung batang distinguish yung uling ng mong visa. At uri mong mga na. Kapampangan lang eh. Uri mong mga na. Uri mong mga. Hindi na pala kapampangan pa. Ayun lang, kumuli ka ng tas. Oh, wala mga story ang tas. Tas. Ayun, tas. Tas may bigis. Pwede ka sabi ang tas kay tat eh. Tas. Ay, well, break yan. Kung naman nag-alog yan, kaya. 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 Kumayad ka na. Tara na, kumayad ka na. Kaya. Kain, kain. Atin yung glottal stop in between. Kain. Kaya kain, ako kain. Nangayad ka na. O, ini, nabesin yun, no? Ang tuloy pa na pala. Tutulo rin, eh. Tutulo rin, eh. O, ini, beto rin. Eman lang yun lang, ah, alway, eman, pamo. Pero, hindi the best way. Sabihan nyo ka kung wala akong kaluguran makanyan man niya dito ang Kapampangan. I'm surrounded by young people who speak like this every day. At least mo, pasalamat ko dapat na Kapampangan niya parang yung sasabihin. Pero makanyan niya yung Kapampangan. So, baka na namin mong sabihan yung Kapampangan conjugation yung Amis. Amis. Ang mapang na, dapat ah. Datang burin, wala, ay aldo, amis to. O amis ko. Anyway, kumpleto yun, atin yung English, atin yung Tagalog. Putsa niya, kaya ang Kapampangan. Rich siya, rich. It's very rich. Yeah. Dahil, yung peka halaga. Peka halaga. Ha? Mali ang pangatagalog? Hindi na.
I can't pronounce it. Yeah, I pronounce it. Okay, I don't know. A lot of H. Sorry, you know what I like to do? Search here. Thank you for scholarly purposes. So, yeah. Page in Facebook. Yeah, well, the rest. Makalap din. Salamat ka rin. Hanggang hindi natin. Pagkapaparang ka natin. Pagkapaparang ka. So, yung ano ko, yung gagamitan may fucking clouds, eh, ulap mo na biga. Okay, ba't balo niya kayo sangkan, balo niya kayo kungsul, bitan, palaga. Eh, tarataman mo, balong. Ngayon, ano, tabo pa ka balong. Talaga. Actually, may karakter na akong tawid ay baling bitan. Apong bunok, kaya na baling bunok, talagang bunok pa lang yan. Talagang magbunok mo. Kaya Kapampangan still name. The parts of the hand. Kung sa hagan, balo yan, papalo. Ah, balo yan, tabili. O, hindi ko nang naririg. Ano yung natin? Tagalog ka lang sa sabiante. Naning. Tinterago lang. Okay. Tinterago. Naning eh. Tudo is the point. Turo is the pitch. They're not the same. O, naging Tagalog kasi may ito ngayon. Turo point, turo pitch. Papangantod to it point. Kaya turo. And then, turo is the pitch. And then, turu is to head in one direction. Nuya tinuru. O, naming malaki. Pagkakadigan niya naman. Palsiksingan. O, yung middle finger naming ito naman. Wow. Okay. Yung middle finger ni Kapampangan, depende na naman ng social class. Aliwaya na ito. Ang social class. Noong magwalta ako, or upper class ko, yung house mo kaya ng middle finger, taliling dato. Kasi, matas yung dili, alayang gagamit. Eh, magobra. So, taliling dato. Pero nung talagang hotelano, pang working class, yung house mo kaya pang-mang. Kasi nandagulala yung parang gamit. So, karin, ordinaryo Kapampangan, taliling mang-mang. Karing upper class Kapampangan sa taliring dato. Mamilit kayo. Nanigawas yung middle finger ito. So, aliwala point of view. Taliring dato, karela o dato. Uling matas siya, dili karela. At yang imago. Kamang karene naman ordinaryo Kapampangan. Mangingawas daw kasi nandagul. Kaya ba? Alay, balong daw. So, if you remember Amung Samson, kapag kaya kayo yung medicine, Amung Samson yung mag-translate yung Dergano. Yung sasabihan na parating Amung Samson, eh malalang yung tamang kapampangan yun. Nung eh, may babo na yung tamang kapampangan yun. So, naan pa rin na sabihan na may babo? Pa rin sabihan, nakang may bawas, kikira yung vocabulary. So, ano na Amung Samson? Just because you have not heard a certain Kapampangan word before, it does not mean it is old, archaic, or deep. You're just ignorant. Kaya instead of rejecting it, educate yourself and find out what it means. Ano yung kasing attitude na rin harap niya eh? Nangangang sa sabihan mo? Kaya balo niya. At ito na yung pag-intun niya. Except na, ibagdagan niya vocabulary. Buli na, matatili niya ng kulang vocabulary. Hindi mo yung mag-issue ng amyan. Kaya po eh. Yung old Kapampangan word for vengeance, tamang iganti, yung Kapampangan is tamangali. Tamangali. Ito yung old word na for vengeance. Well, it's not old actually. Huling ito niya, balo rin anak ngayon, niya rin old. Hindi ako distragya pa yung tamangali. Nalilid niya ang word, bumali ko sa akin. Ngayon, gagamitan ka niya rin matubre, bumali ko sa akin, manyag yung advance. Kaya po, yung pangamali is related to that. So, ginamit na yung kambiyan. Re-rejected, manitetu, alam ang pangamali.
may hindi dyan na pamamali na po tapali ng ngayon. So, sinabi na yun, vengeance. So, parang pero pa. Pero akong copy other than literature ang isulat ng kapampangan ng pamamali, vengeance, pamamali. Dito lang wala lang. Magsasa-expert lang kapag yung kapampangan, feeling na yung advocates yung kapampangan, but hindi pa rin pamamali. Walang na-exposure. So, instead na reject me at gawin din pikato lang ito yung kataro, hindi lang mag-research. Pag-ibalot din, tutuloy ako din. Walo is to defend the helpless. O, tatitamong word, mga naman. Walo. So, ipan-walo, talapan-walo. So, yung guy, yung defense lawyer, defense attorney, is no, basta talapan-walo. So, yung walo, to defend those who cannot defend themselves. So, tatitamong word, mga naman. Pag mag-develop ng word, mga naman, hindi ka pa pa. Pag-tagalog ka ng word, similar to it. Tagapagtanggol ng mga nangaapi, ano yan, so one sentence yan, one phrase yan. Pero hindi na naman, one word yan. Walo. O, eto pa. Lasso. Tormento. Andar atormentado. Torture. It means torture. Natandaan niyo pa, mamilang pangmaro, may palasaya. Ngayon, kabay ng kaya, shoto, may palasaya. Ngayon, palasa means torture. Yeah. O, tingnan pang paano yung natin word for torture. Eh, yung parusa. Diba yung parusa kay palasa? Yeah. Diba yung kitagalog pinahirapan, alam mo? Eh, si Kristo ay pinahirapan. Pero kaya matang, kaya ang pangaditaray katoliko, Buddhist ko kasi yan. Yeah. Yung pangaditaray katoliko, si Kristo, linasaya lalang ng Poncio Pilato. He was tortured under Pontius Pilate. Yan yung panalalasa. That's a new word adapted into Filipino, not Tagalog. They got it from Kapampangan, pananalasa ng Bagyo. It's from Lasa. It's from Torture. It does not exist in the old Tagalog dictionary. On an itapin, Filipino is always being enriched. And they always take from other languages without acknowledging the language where they took it from. On an Filipino, it's basically just Tagalog. So, ano yung main-rich? Is it Filipino o Tagalog? Ito yung main-rich. And then, kung ano naman din ang tao, ito kaya dyan ang kapampangan yung Tagalog. Okay, let's go on. Father Diego Bergaño devoted half of the page King Ganaka and he had failed to define Ganaka. The question din kasi is, how do you really define Ganaka? Inani na niya may tagangkay na nung kapampangan ka, hindi dyan niya rin na. So, nung yan ang kapampangan, baka na naman hindi dyan yung Ganaka. Kasi, for instance, ganitan na itong word of mag-anakay, mami. My mom is kind. Ano yung nagagamit niya naman pigagan ng kaya chico? I am worried about my sister. Ang ganitan niya naman, aga Ganaka ako pa yung nilabas. I still remember the past. Pigaga na nga ako itang oras. Alipaga na nga ako kaya ito. Oras na. Let me remind you. It's already time. So, mga nanong yan, ang defining ka na. Nung it's kind, it's worried, it's remember, it's remind. Nandun yan ang yung definition ka na. Meron may example na rin kapampangan na masabi ko dito. So, you have to be kapampangan to understand it. Takalong kilalang foreigners, takalong kilalang nangkapampangan sa hanggang ngayon. Putang agets doon eh, ang baluak ng ngayon eh, ikwada ng bishop bilang kapampangan. Hilarid, magkasay ko lang explain. Kaya kalupat ang ating may nagkilalang Amerikan, ang kautak na yung kapampangan. Kahit hindi dyan na yung ganaka. Masakit ang explain, kaya kalupat ang Amerikan, na yung ganaka. Nakamata. So, it's the same thing. Eh? We have words like that. That we cannot simply transfer to another culture. Uling again, language is cultural. And it's an expression of how a certain group of people think. And unless you think like those people, you will never understand what they're talking about. Every example. So, rin Tagalog, sumawa kang mag-explain ka nila. Bahala nung again. It's not the same as bayit. Kasi kaya kung kapag na kaya, translate mo, mapalit siya. Kaya pag ang wari,
nababait ako, ako, kagaya na kang baka, ako, nababait ako sa'yo, ano? Tama. So anyway, ganang ka is not the same as bait. Yeah? Ipalayarin kita kung maganang kayo, matransmit may mabait siya. Pero, ay mo nga sabing, ano? Nababait ako sa'yo. Nababait ako sa'yo. Nababait ko ba ang nakaraan? Alibiyo na yan. So, one classic example. So, ay yung pasapasay ka pang para. Manong. Tanong mo. Paniglo. Suno. Panyuno. Emo ko susuno. How do you translate this to Tagalog? Suno. Well, in Manong, at least natin lang slang din Tagalog yan. Yung baduy. So, ito, medyo malayarap na yung gamitan yung baduy. Karitang maniglo. That's difficult to translate. Then Japanese, natin lang equivalent yung maniglo. Kasi yung maniglo, comes from the fact na ikatangoy, culture tama nito, yung society tama nito, is stratified. At yung tamang caste system kanina. Igmaniglo is someone from the lower class na suddenly nira siya yung upper class at enabalong i-handling situation. Maniglo-ya. Or someone from totally uncivilized part of the country, kaya nira siya yung shooter, maniglo-ya. May overwhelm yun. Pero overwhelm doesn't really capture it. Halimbawa itong mababanaya, yung mababanaya is only one portion of maniglo. Pang taga-baryo yun, first time ng metamol, mababanaya, that's just one aspect. Maniglo is an overall change of mindset and lifestyle. Pang dati, mamalis ka akin dalan, kabira-birag yun, wala akong mayor. All of a sudden, ang gawin mo. Pag-ugali na, may change yun, ulingin na balong dalan, isa na yun. So, ready mo ating concept na ng maniglo, kaya pwede ng tao na ikanilang society is so complex na stratified din since ancient times. So, may Japanese at ilang mga tao. Mibun na rin lang yung term ng iba status. Pag kami naliwaya, mibun. Bota ka libo yun. Pag-alala yung salilali ko. And suno is another thing. Suno is a... Iyan mo ko ito provocation ng suno eh. Atin niya pa eh. Mamiyap ng example eh. Atin kong kaluguran kanina. Atin lang bisita from Laguna. Kadalas ba niya siya bisita? So, itong bisita ng Farmers Palace, talagang talakaranap niya yung tao. So, fiesta ka dito, yung meto pala meso, may kikisa na itong tamang tingla meso. As in, talaga na lang yung tigan, garang talwe. O, anak niya ni Patatang na ni Pagkaluguran ko, pamuklat na akong sardinas niya, panyuno na niya kanya. O, nangyay na itin dyan na, kasi alam ang concept of sumo ng Tagalog. Kaya na, sige po ah. Wala kayo sabi ito, siyempre. Ito, gisa nito. Ito, kami dito nakapanghato na. Ayun, pag-ibait nyo po nga, kasi lahat concepts mo po. Paano nyo na eh. Ano yung English nito, ano yung Tagalog na nito? Ito sa akin translate. Ikatang mo ay tijatana, paano nyo na ang tante. Pero ito, because lahat ng concept yung suno, ang bait-bait ng daddy mo. Wow, ang bait-bait nyo talagang super hospitable mga Kapampangan talaga. Isa na may pangalan, pangalan na rin sa Pinas, paano rin doon, manual no rent of frozen, pangalan na rin rin, paano rin doon eh, bisay po. Kasi gano'n ako ang gaganak, hospitable kayo, kaya naman ang paano doon. Kasi ano ang concept ng suno. So, uling nga lang ang concept ng suno, sumawa ko mag-explain, ano yung bandung yan yung suno? Wala yung itapin, uling mga tarong isip na yung Kapampangan. Eh, kaya mabalo kininis na, maraming kininis na. Nasa tayo maging, nasa nangito. Well, it's a form of sarcasm, pero it's not quite. Eh, kinalo ka ng English sarcasm. Itang sarcasm na. Pero yun, ay hindi dyan. Ay hindi dyan eh. Balo yun ang panyunodan ako kanito, eh. Nagisan nyo na yung makayapag-inglamin sa kaya ito, pamuklat na kapasal.
panyuto na nakapagita. So, ina, di ba? Wala na mga nakakaroon. Put in society you, develop such thinking, develop such mindset, and develop such certain words para tugma lang din. Itud lang din. O di ka tama ng tama. That's why, kung may ka-language shift na rin Kapampangan, yung mindset na ito naman mataliwa. So, buli ko subukan pwede na taga-tagalog ka hanap ngayon eh. Kung may tindi na tabi pa dito, pupunta din na lang. So, pagsin na nyo yung tanong, so, ala, taragod ng alam marin eh, uling kasi, yun, makapampangan sa tita. Alam marin eh. Ah, yung Atyupo Cebu, yung University of San Carlos, yung Kalambag Campus, atin metong na Maragola Entomological Museum tayo, devoted to insects, all over the Philippines. Sa iba't yung henta ni Hita, i-umawas. Natural, uling Kapampangan, so, nang magpunta lang kong insekto. Kung nabrakit ang insekto pamilyar ko at tili rin at ala yung local name higit ko tambay ng scientific name which up to now I cannot memorize and then dapat sinanang doktor umawas makatutok ko kaya at balik-balikan siya na lang patulog kaya kita kita na ako nung ating particular interest kaya ng collection na kaya ko buha ako niya o bakit ano ang interesado pang niya kasi ako ipagdap ko na lang yung local name ha? Kaya atin yung maring local name. So, yung question is, oh, ikatang ko pang parang matitang word for it. Yeah? At, rin nga liwa, balado, kung tarin mo, kaya tipong kapampangan natin kakaro. Ali, it can be found all over the Philippines. In fact, there are other groups, like in Cordillera, who have a name for this insect mo naman. Pero, oh, yung kapampangan in particular, kaya naman. Kasi, it's part of our culture. We eat it, kakalantana. Diba? Kita niya, kapag itong word na rin yan, he asked me the same question. Kasi kakalambiya, now that makes a difference, ha? So, naning local name yung word, sinabi niya, kapalo. So, hindi naning local name, kapampangan kapalo. May ka-local name niya, finally. Yung neto na bagay, maging yung part na rin language mo, nung may yung part ng culture. Pero baka na rin maging part ng culture. Naniwari culture. Yung culture yapin itong some total na ng knowledge na of surviving in a particular area. So, yapin yung area pa ako. Siguro din lang itong point na may kapampangan, alala nga pa nga, may ka-famine, may ka-disaster siguro. Dito siguro itong point, alala nga pa nga. Except yung insect na yun eh. At yapin lang din, pinagsila, pag-survive lo, may labas lo, pinag-yela. So, kailangan din ituruman yan sa future generation. At huwag ang datang pasibayon sa punang ngayon, yung insekto niniapangan tayo. Pero makadano mong ipasita ka ng future generation, wala akong lagyuman ito. So, you have to develop a name for that. So, siguro at that time, yung umalot, karamalong yung agilitang lagyo. So, tulog na ka rin ang ato. Ngayon ka lang mo, karamalo ang mga ngayon na kailangan ka ng pamilya pa rin. And so, we have karamalo now. O nangyayari yung kamaru, dati yung kamaru pa ang nandiyan na makakaru ng Magdalano. O nang sasalun na lang, yung muna kayong anak mo datang po itong kamaru. O nangyayari na yung kamaru na yung kapamal, pero kung platito, kailang magkano yan? 120? Ngayari yung kamaru pa ang nandiyan mo rin mga uwantang balikbayan. Naya rin ordinaryo kapampangan niya, naniya salman, naniya kanan. So ngayari, may kabayo yung identity, may kabayo yung significance ng kultura kay kamaru. Yung pamanan na rin, magwaltang balik tayo. And uli, kalanan kasi ng Kiri, na yung gagawin tanungan subdivision, kung alam naman yung pati kamaro-kamaro, hindi mo everybody's lang lang po kong kamaro. Nueva Ecija. And so, yun, itatap talaga yung farmers ng Nueva Ecija, na, uy, kung ang manya rule kayo, pag yung kapyo naman din, sabo yung lapis, hindi okay pa din. So, yun, may kamiling niya yung kultura na yung kamaro. Pero kamaro yung name. Kasi, word tayo, ilalang word ko rin. So, naling kamaro pa rin. O, kamaro, yung insektong kinakain ng mga kapampangan. Ang insektong pinagkakakitaan. So, may ka-significance siya. So, ngayon, bago na yung kamaro, they use the word kamaro kasi pinag-ilig yung culture na. O, tanong din tanong panahon, uli, masyado na yung paling kamaro ngayon, exclusive niya ka na yung mga kwalta. So, dito, hinalamuyas yung kultura ng kapampangan ni kamaro. Uling,
kanya ay afford. Kaya nga kumal, kaya ba kung wala rin mga mga, kaya ba nakakamang lang insekto, ha, mo yan? Parang exotic, exotic. May yan, pero sige concept ng exotic, kanita na siya si Lia. Ngayon na exotic food yan. Na specialty yan ngayon. Tatangin pa na ulo bukit ng kultura tayo. Nanong malyari ka ng operado ni Kuya Bracy, ha? Napami sa Lina, kaya matang para nga ipatay mo. Nung yung bugya, eto niya kamatang rin kapang pa. Inarang mga. Eh, ganagandang kultura, eh, to their genius and their language, yes. Not all cultures build monuments or pyramids, man. Pero all cultures and to their genius and their language, yes. In itong genius, the true time, man, of surviving in a particular place, na may develop itong culture is encapsulated in what we call language. At each language, at itong lexicon. Lexicon, mayroong vocabulary. So, karin, maka-include through lexicon. So, when one of our elders died, a whole library burns down. So this is not only true for Africans, where the proverb comes from, it's also true for us Kapampangans. Kaya din, nakatawa rin mga mga Kapampanganin na mga tuwan, hindi nung katungungapit o tamang-tang. Nung yan yung anak, nagtinag din, kahit ang vocabulary, yun ay bali yung merong sula, yun ay bali yung talaga, yun ay bali yung biga. Nino pang sumabing, biga yung panahon eh. Talaga yung panahon eh. So, a library dies every time karing elders happen. So, challenge yung kapatan. And how to retrieve that knowledge that was passed on to them, and then because of Philippine education and whatnot, and putok yung pagbukya sa mga. Pero, yeah, a language is not reducible to lexicon alone. Kalo pa rin sinabi ko, in language, yeah, atin yung four elements, and it's not just the vocabulary. Metong yan aspect yung vocabulary. Yeah, dapat, eh, may nakalimutan itong morphology, ng phonology, ang kong syntax. So, no matter how comprehensive, then in dictionary, do not contain all the words in a language. So, metong, yeah, kung ang classic example kanin, eh, tang, because Bergaño is as a well-referenced book, tang dictionary ng Bergaño, vocabulary de la lengua, Pampanga, para di niya gagamit ang reference to. Putang layo yung Bergaño, agad ang isipan niya Kapampangan. Eh, kanita may ka-issue ng talulot. Ano yung talulot? Oh, balune! Petals, eh. King Bobo balo din talulot. Yeah, King Florida balo din talulot. Santarita balo din talulot. Then mong galing Angeles ngayon yung balo din talulot. Yeah, talulot is petals. Alay yung Bergaño. So, yung itong speech, sinabi na nito yung speech, ah, ano, masating ano, rinig, unknown and lost Kapampangan words, re-revived that, lost ang kong unknown, King Guagua, ang gagamitan din yan, unknown, rinig, lost siya mo galing Angeles. Unfortunately, in Angeles, so example yan yan, itang maging standard of what Kapampangan is, ikat ang maging day. And then, nung kalabong sabihan na uling edad ng ignorati lang, eh, archive na yun, lost na yun, extinct na yun, alay yun, alay yung Bergaño, alay, eh, Kapampangan yan. Ah! O kalabuan na yung pan yan, eh, Kapampangan, kalabuan. Eh, lumigod ka, normal nga mo nga, yun, lost na. Kung magkasabi ko ito, okay, ay, yun, 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 okay? So, classic example to. No matter how comprehensive your dictionary is, it will not contain all the words in your language. So, eh, may gagawang Bible in Bergaño. Ito Kapampangan at a master may Bergaño at then e ganaganang words yung metong additional. Yan sa Kapampangan. Ano ba? Kasi Mexico na rin tayo yung question is, baka na lang kung i-erase ang words ulit ay yung sentence. That's another story. Ako metong pa pala, bayo talo mga ka rin. How do those words sound like? Ate mo yun eh, nung foreigner ko, at yan ko talagang, yan sa Kapampangan, hige pa rin ng Kapampangan, agad niya eh. Would I know how to read this? Eh? Kasi nakalaguran kong Indonesia, babasa na hindi ko, as dichut. Waling mga ta, in letter C, Karela is pronounced as cha. Eh? So dichut niya, dichut. Eh? So ali eh, alay pronunciation guide, see? It doesn't tell you how you pronounce the words. So it doesn't mean na absolute authority na rin dictionaries na kaya din Kapampangan. Because they do not tell you how they sound. So, meron niya pag-disertating sa Kapampangan. The dictionaries alone cannot help us kung kailangan niyong i-revive. Nanti mo, metering language mo, kailangan niyong i-revive. Masagit ito.
Mati may pago pa rin mati. Kaya nga diba, isipan na, hindi naman dictionary yan. Pagbenta rin mati, revive na niya. Masakit din palo. Ay, uy, nakano kaya? Renuncio Samson's dictionary, an exception to the rule. Well, it doesn't really tell you how to pronounce it, pero this is Samson, distinguishes long vowels and short vowels, which we will talk about later. Akin mong app, baka nung ato download mo, ang vocabulary de la lengua, kaya ba't magsalita kaya? So, ulit, English siya may gawa ito. May. Ako, may. Eh, ito nung paano pronounce, malilang pronunciation. Pagkana yung pronounce yan? O, patulala naman. Ako, salim ako. Yeah. O, neng, uling, ito nung daradaman king ang ilas din. Yaw, balo kaya pa yung patulala naman. Daradaman kaya pa conception kung mag-alang yan. Eh. Although, alibaya, may hindi kami patulalangan. Sleepwalking niya kaya kami. O kaya, potang may hypnotize kami, patulalangan ka. So, ito yung term gagamitan ng King Magalang kong konsepsyon. Kaya, ba't yung salim pa po, nagdamag kaya pa mo naman yan, to soar. Sa salim pa po yung burarul na naman yan. So, gagamitan niya pa. People often forget that the Kapampangan is, before anything else, a spoken language. Tapos masyado lang may pag-debate yung spelling, masyado lang may pag-debate yung dictionaries. Pero they forget na Kapampangan has to be spoken, has to be pronounced. Kaya may nag-trust. So, as a spoken language, its sound system has to be studied and recorded. So, ang kailangan tayo ng documentation ng Kapampangan, it's not enough to write it down. Kapag atin pa manyalit ang Kapampangan, it's okay to simply write it down. Pero, ang maliliyari, uling pabawas ng pabawas ay manyalit ang Kapampangan, it's not enough to write down the language. Kailangan may record. At eh mo audio recording na. Kaya mo naman, audio visual, multimedia, recording na. Kota tita ng gestures at tita ng expressions na kailangan na mo rin record. Eh mo naman nakuha din yung audio. At kapila niya pipiling. Eh mo naman nakuha yung audio. So, dapat natin niya pala, ang nanapiling itang eh. Tangaya mo kung sabihin mong eh. Tarang piling, yan pala kami. O kaya, tatatanguli, awa, tatatanguli pala kami. Correct, ano multimedia ay nakatanggol na pala makasabi ng buwan eh. Importante na rin dito. Because those are part of communication as well. And that's part of the language as well. So, in Germany, ang talagang kaya gano'ng linguistics, in language is not just the sound, but it's the whole body movement. Alam mo, from facial expressions to hand gestures, that's part of the language. So, nandun na rin na kaya yung kapapanan eh. At an alarming rate. It's not enough to simply write them down. Kailangan direkord mo lang mag-inig. Kalo may sinabi ko, written form has its limits. In question ngayon, lalo na yung Kapampangan, may papatele ng sulat wawa, sulat mapul, C and Q versus K. In question ngayon is, does the current orthography, the current spelling ng Kapampangan, faithfully represent or capture the sound system? Ito yung mga issue yan. Kaya pipapakenta na rin ang orthography, pero in question, do they even faithfully represent the sounds of the Kapampangan language? Which we are going to now. So, how many vowel sounds does the Kapampangan language have? Do they have the same number and quality as the vowel sounds found in Filipino or Tagalog? So, in Tagalog, lima lang ang vowels to. A, E, I, O, U. In Kapampangan, are they the same? A, E, I, O, U na po. Halila, let's see, ha? So, example, ini. Bago tayong letter rin, introduce na lang Castilla, ha? So, in Kapampangan, is it the same as the A of Filipino or Tagalog, or even Spanish? So, for instance, in A ng Pangan, is it the same as the A of Casa and the A of Basa? Pareho ya? Mangan. Casa. Basa. Eh, pareho. Mangan. Mangan. Eya. Eya a. Eya mangan.
Have you noticed that? Nah? Have you noticed that? Yes. Ayamanan. It's not the same as casa in Spanish. It's not the same as basa in Tagalog. It's oh, it's maman. Apa sila nyo ita? Yeah? It's not the same. And Kapampangan language makes phonemic distinction between long and short vowels. So doesn't mean na huling o yung mangan, halata mo a kalupa yung basa. At yung tamo rin. Think about it. So, yung Kapampangan, atin yung o, atin yung a, atin yung i, atin yung u, atin yung u, atin yung e, atin yung o. So, 8 laringga ka tamong vowel sounds. Sabi king kulitan, 8 laringga gamit ang tamong vowels. In Tagalog, a, e, i, o, u, yan. They don't make a phonemic distinction between long and short. Yung Kapampangan, there's a difference. Halimbawa, masakit. Aliwaya yung masakit, aliwaya yung masakit. Na? Continue. Bakit kaya kaya? Aliwaya yung ano? Yung anak. Na? So, yung sulat Kapampangan, yung kulitan, at yung distinction, automatic yun. Aliwaya yung babae, yung babae. In Tagalog, they don't do it this way. They don't need it. Yeah? Pero yung Kapampangan, kailangan tayo. Aliwa yung anak, king anak. Aliwa yung babae, king babae. Aliwa yung lalaki, king lalaki. Aliwa yung dalaga, king dalaga. Yeah? So, that's important. That's why yung Kapampangan, kailangan nyo damdaman. Pero putang sulat, eh, it's the same spelling. Yeah? Parang bago sa anong tentura lang kung single. If you haven't heard it. Context, kung not context. No sense. Yeah? Ay, makapagsulat. Actually, eh. So, may pagdibati lang. Dapat i-kaya, siya. Pero, kanil pa ang vowel sound sa iyo bago. Yeah? You assume that we have the same 5 vowels as the Tagalogs and the Spanish too. Pero, we don't. O, tayo pa address it before you fight over kaya po si. Yeah? Among you. Ay, di ba? Mamye, mamye. There's a difference. Yeah? And, mandilo, king mandilo. So there's a difference between short vowel and long vowel. King sulat Kapampangan, magpong sulat Kapampangan ang kitang ito. So again, masakit, masakit, and then masakit. There's a big difference. Alis katolik ko kayo, eh? Diba tamaasala kayong pisamban, eh? Akin ko lang yung babasa ng kipisamban, they're written in the Tagalog manner. Yeah? Alalang dahil critical marks, kalunin kaya ba ako kaya. It doesn't, alalang indicator ng long vowel yung short vowel yung. E parang dito sa sabihan, ang bako naman yung context. Kung tumumin ako ang context, o nakaramdam kung makapangalingap-ngap para dito ka pa nasa first reading, second reading, and even the gospel. For instance, takal ka rin yung anak ngayon, nilalo na king Angeles, eto na yung balo yung salat. So, babasan de, mga ano? Mariyang alam kasalat. Anya pala virgin niya. Huli niya may asalat. At ang imposible niya salatan. Alam yung kasalat. O, maring ito niya baling salat. Yan yung disadvantage na if you cannot distinguish between long and short vowels. But Kapampangan, the Kapampangan language makes a phonemic distinction between long and short vowels. Emo malyaring PhDs eh. Unfortunately, our writing system now in the Roman script, whether C and Q, ang sulat makulot, or whether K, ang sulat wawa, doesn't make a distinction between long and short vowel. King kulitan natin, we make phonemic distinction. We make atin ang particular marking. So, ini O, yaking Kapampangan. At ini A, yaking Kapampangan. So, yung mumuna is short, yung metong is long. Unfortunately, king Roman script, susulat yan po using one symbol for both sounds. For long and short vowel, unfortunately, meron yan Roman letter. So, that's where the problem arrives. And then, to make it complicated, sumingit niya yung Institute, yung National Language Institute, Institute of National Language and PWF. Ayan. Ama sa ita, ini, ayra, the vowels A, E, I, O, U are sounded as in Spanish, so, Filipino vowels. Yeah.
This comes from the Institute of National Language. Kaya ang libro ng pangalimang. Kapem Dictionary of the Sabo Filipino English. So, according to him, Filipino vowels are the same as Spanish. O na yung problema ito. Because Philippine education treat Philippine languages as mere dialects of Filipino, in assume the na all Philippine languages have the same vowel sounds as Filipino. Ha? A, E, I, O, U. So, may kaya naman yung kapapangan ka rin. Ha? Ngayon, sumawa lang na, hindi mo yung simpleya mo, kaya na, salangi ko po. Hindi mo yung kagkasing salangi ko po. So, yun din. Salami naman. Tagalog yun. So, the Tagalogs don't make phonemic distinction between long and short vowels. So, magkasakit lang mag-pronounce kay salangi ko. Dahil it's salangi ko or any vowel. Di ako tapos salangi ko. Unfortunately, our best friend, yung commission sa wikang Pilipino, yung Mario, made a sweeping revisions of all Philippine languages without regard for their phonological differences and existing orthography. Kaya iba't yung Kapampangan, hindi mo kaya pagiging mula lang eh. With the connivance of a few advocates mo ka nun, yung AMÁNUNG SÍSUAN, and the provincial government, pepal walang orthografiya ni AMÁNUNG Kapampangan, following the suggestion of the commission ng wikang Pilipino. So, dapat ganunurin, Kapampangan word should be spelled the same way as Tagalog. Unfortunately, in phonology, that is understudied, even by linguists. Kaya nakilala kong linguist sa Magaling Kapampangan, do not study our phonology. And di mo yun, someone has yet to demonstrate how a statement becomes a question simply by shifting U to O and E to E and prolonging the A sound. So, for instance, Bamon kung Ebon, para gawin may question, Bamon kung Ebon. Have you noticed this? Itong vowel shift, itong final vowel shift. So, makanyang tamo mag-create sentences, eh? Makanyang mong i-convert, makanyang mong i-convert interrogative during declarative, eh? By vowel shift. Hindi mo, pangyabon niyo yung manok, the chicken is laying an egg, gawin mo yung question, pangyabon niyo yung manok. Eh? And then, may dudukin nasi, gawin mo yung question, may dudukin nasi, eh? Hindi kayo bago yung metal, eh? Nagkaroon niyo yun, eh? Huh? Ating pin. Ating pen. Alangasan. Alangasan. Extend me. Huh? Kumabaya. From alangasan, maging alang bawel, alangasan. Huh? So, ini yung reason nung bakit alatakog ba? Hindi ka pa paano. Itang interrogative. Ito ay kailangan yung paning problem. Pero, according to them, babaya by, palatina? Babaya by Eva? Atin niya bang bitis yung lamesa? Puriang ba? Tiyago sa ba? Eh ba, eh naman actually Tagalog yung ba eh. It's Hokkien. So it's only the Manila Tagalog who use it kasi based na rin Hokkien, rin Manila Chinese. Eh ba, rin Manila. So, King Hokkien na may ocho na ba? May nara ka? Kaya tang, ngayon po itong mag-English lang mo naman yung Hokkien eh. Have you eaten ba? Yeah? I have eaten lang. So, ano din mo yun eh? Parang lahing yellow, nung gawin may question. Parang lahing yellow. Alam mo yun ang parang lahing pa yung yellow. Wow, okay na. Okay. Okay, nakalabot. Muna yung kayo ng view siguro. End of Kapampangan Linguistics Part 1. Painawa pa.